Tara, mag-feed tayo ng young stock at saka ng mga bull. Punta tayo ngayon sa ating mga yearlings. By the word itself, sabihin 1-year-old na sila. So ito sila. Pwede na para i-shift. Ito yung ating reel. Itong mga wire na to ay may power yan. So last time na chinek ko ay 6 volts. Ito yung nagko-control ng power or yung activator natin. Nakakabit sa wire at kinakabit din dito sa makikita yung dalawang yan. So, i-wind na natin to para makakain na sila. So ito yung reel na may stand at meron din namang reel lang na ganito lang, walang stand na ganito. Ito naman yung standard. So from the root word stand. Pero ang pinakapangalan niya talaga, pigtail standard. So makikita nyo kasi parang buntot ng baboy yung dulo. Siya insulated para hindi mag-ground yung kuryente natin. Tulad nung nasabi ko dun sa aking sarap mag-bike vlog. Simula nung bata pa sila, sanay na sila na kahit ganito lang ka nipis na wire ay meron niyang boot o may kuryente yan. So dito naman tayo sa ating portable trough. Ito ay nakakabit dun sa pinaka main trough. So gagawin natin, tatapon natin yan, iroll natin, mapunta dun sa dulo. Pakikita ko sa iyo paano. Roll, roll lang. Ano natin naman pa dito sa konti. So, technique para hindi masira itong dinlamapakan tong floater, hindi masira.
mag-overflow. Nilagay namin siya halfway ng wire para sure na ulo lang talaga nila yung mga kakaabot nitong trough na to. Kasi kung full siya nakalabas dito, may tendency na maapakan siya. Pero kung halfway lang siya, matatakot sila ng mga kuryente niya, kaya hindi sila didikit dyan. Ulo lang talaga yung maabot. So ang gagawin natin ngayon, kukunin natin to and then i-retrieve natin lahat ng mga standard. Ilalagay natin sa kabilang break. So ang ginagawa ko lang, pinapasan ko lang siya. Then kunin natin itong mga brakes, mga standards. Mamaya babalikan natin to para i-move yung standard, para ma-avoid natin na magka-break out sila. Parang ganito. Ganito ginagawa natin sa hapon. I-move lang natin yung standards forward para hindi nila i-try abutin tong mga bago nating chow. So yan yung aming bale feeder. Ganito yung process ng paglalagay namin ng bale. Itong bale ay naka-wrap sa plastic. Tinanggalan natin yung wrap, kinap na natin. Then ito na lang ang natitira, yung netting. So tanggalin natin yan at lalagay natin tong bale feeder. So retrieve natin yung ating activator wire. Lipat tayo sa kabila. So ang gagawin lang natin ay tagal lang natin dito yung activator wire. I-stamp natin to. Ilalim. And then lalagay natin tong hook. Punta dyan para kahit na mahila siya, meron siyang support. Ito yung pang-lock niya para hindi siya babalik. Pero dahil hihilahin natin siya papunta sa dulo, tatanggalin natin itong lock. Ganyan lang. Then, hihilahin na natin to. Hihilahin ko siya papunta dun sa kabila habang naglalagay ako nitong mga standards. So, lagyan na natin yung una nating standard. Yan. So after that, magbilang tayo ng mga 10 steps kada standard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito standard. Then, pasok natin tong wire. So, ganyan yung itsura niya. Okay? So, ulit-ulit lang natin yan. Hanggang makarating tayo dun sa pinakadulo. Dito na tayo sa kabilang side. Lagay mo lang yung standard at ganyan. Then kunin mo yung hook sa bulsa. Then lagay natin to. Yan. So balik tayo dun sa kabilang side ulit. Check lang natin lahat ay nakasabit. So after natin mailagay yung mga brake, yung standard tsaka yung wire, i-set up lang natin dito para magkaroon ng power yung ating wire. So, lagay mo lang tong lock. Then, putin mo, magsira. Hanggang sa mag-tight na siya. Make sure na itong hook na to ay nakakabit dito para extra support for stiffness. So, yan. Medyo stiff na siya. Ilalagay na natin tong activator wire. So itong hook ay itatali lang natin dito. So itali mo siya ng 7 para hindi sure na walang breakout. 2, 3, 4, 6, 7. Ayan, sigurado walang breakout yan. Basta 7 na ikot. Kahit itanong mo pa sa ibang mga farmer, dapat 7 na ikot para sure na hindi sila mag-breakout. So
Biro lang po yun. Oh, come on, man. Preference yan ninyo kung kahit isang ikot o dalawang ikot kung gusto nyo. It's up to you. So, meron na tayong dalawang break. Itong isa. So, itong isa. Tomorrow, ito lang yung kakainin nila. So, punta naman tayo sa ating mga service bull. Service bull ay ginagamit after ng artificial insemination. Yung mga baka na hindi na buntis sa period ng artificial insemination, ang magbubuntis sa kanila ay ang ating mga service bull. Kumbaga sa human term, sila yung mga karaniwang lalaki. Samantalang yung ginagamit sa artificial insemination, sila yung mga Brad Pitt at Tom Cruise ng mga baka. Ginagawa ang artificial insemination para ma-improve yung herd, yung genetics ng mga baka. Halimbawa, gusto mo ng medyo mas malalaking baka, gagamit ka ng similya na may characteristics ng malalaking klaseng baka. Kung gusto mo naman yung medyo malakas sa sakit, gagamit ka naman ng ibang klaseng similya ng baka. Samantalang itong ating mga service bull, sila yung mga karaniwang similya lang. Ginagamit lang sila para talaga makabuntis bilang dairy farm. Ang main product mo ay gatas. So kahit na hindi ganun ka ganda yung genes na maibibigay sa atin ng service bull, at least nagampanan ng mga baka na mag-produce ng gatas. Meron tayong dalawang grupo ng service bull. Meron tayong 1-year-old na magsiservisyo sa ating mga yearlings. At yung mga 2-year-old na bull, sila naman yung magsiservisyo sa mas matatandang mga baka. Kaya alis dito sa ating mga alaga, make sure na i-check natin yung power ng ating mga wire. So meron tayong 5.6, 5.7 dito sa first line of defense. Kita sa pangalawa, 5.8, 5.9, 6. So yun ang ating trabaho. Let's go home. Let's have some breakfast. Let's go home. Time check, 9:30 a.m. So tamang-tama lang para sa breakfast. Let's go. Yun, habang nag-iinit ako ng aking breakfast, ay gusto ko lang pasalamatan ng lahat ng nanonood ng aking mga videos. Sana patuloy kayong manood ng aking mga videos na ilalabas pa. At sa mga bago pa lang, mag-subscribe po kayo at i-click ang bell notification button para every time na mag-upload ako ng mga bagong content na update kayo. At maraming salamat ulit sa mga nanonood. More blessings to come. Mabuhay ang lahat ng mga OFW. Mabuhay ang lahat ng mga frontliners natin. Patuloy na tayong sumunod sa mga alituntunan ng ating mga gobyerno. Para sana sa mga darating na araw ay makagawa na tayo ng mga activities na gustong gawin natin at makabalik tayo sa normal. Maraming salamat ulit. Hanggang susunod. Paalam.